Magandang hali po mga kapuntos. At sa tanghaling ito, meron akong video presentation naman ngayon. Ito ay tungkol doon sa apology daw ng isang born again na tagapangaral na nag-apology pero hindi naman sincero. Ito, sasagot si Father Darwin sa kanyang apology na pakunwari lang. Apology na pakunwari ilang. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po hit the subscribe button at the notification bell para maging notified po kayo sa mga video na ilalabas namin sa channel na ito. Kaya hindi ko na po patatagalin, simulan na po natin. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. At nandito tayo sa Barili, Cebu. Meron tayong misa mamaya sa Cebu nga. Isa sa mga parokya sa Cebu nga. At kasama ko ngayon si Ron Joseph, ating editor sa ating mga video. At gawa muna tayo. Nakita nyo, ligo tayo ng dagat mamaya. Ang ganda ng dagat. Nandito tayo sa Barili, Cebu. So, sasagutin natin yung mahalating kapatid na isang born again na nagsasabi na ang cross ay gang sign. At ngayon, ay mayroon siyang bagong video na humingi siya ng apology sa ginagawa niya pero hindi naman sincero. Atin mo nang pakinggan yung apology niya. Hello guys, this is my apology video. Gusto ko lang pong sabihin sa lahat ng mga na-offend sa joke ko, I'm so sorry. Gusto ko na lang po talaga matapos to kasi hindi ko na talaga kaya yung mga comments na nakukuha ko. Abangan ka namin sa labas, ganyan, bugbugin ka namin, patayin ka namin. Sobrang violente na. Minsan naiisip ko, baka gang nga yung kinalaban ko. So nakita ninyo yung apology ng ating mahal na kapatid. Ano ba ang kahulugan? It has defined first. What is the meaning of apology? Dito sa dictionary, apology is a noun. A regretful acknowledgement of an offense or failure. So, tunay na pagsisisi, pinakita mo na yung kalungkutan na nagawa mo at may nasasaktan sa mga sinasabi mo. Pero yung apology niya ay hindi sincere. Pero dinagdagan pa niya ng mga pasaring na mga komentaryo, side comment. Yan. So, yun ay isang ebidensya na yung born again, hindi talaga tinuruan kung ano talaga ang ibig sabihin ng apology. Sabi niya, this is an apology video. Pero hindi niya naunawaan kung ano ang term apology dahil kung tutuusin ang video niya, hindi talaga siya nag-apologize. But instead, ang ginawa niya doon is para bang dinagdagan pa niya yung ano yung ginawa niyang hindi maganda. Yung mga born again talaga, napakahilig niyo na kayo'y respetuhin. Pero hindi nyo gusto na respetuhin pa na pala tayo ng iba. Simula't sa pulpan, ang simula ang born again kay Charles Farram noong 1902, hanggang ngayon wala kayong ibang ginawa kundi tirahin ang Katoliko. Hindi namin naging ugali na gumawa ng ginagawa ninyo. But instead sa amin is dumipensa. Sinasagot lang namin ng mga issue, bumabanat kami bilang pagsagot sa mga banat na issue, hindi talaga kami yung nangunguna eh. Pero dito,
yung tagapagturo niya ay siyang nagbigay sa kanya ng ugaling ganyan na pati pa naman term apology hindi pa maintindihan. Kaya ating ibalik kay Father Darwin. Sabi ni Apostol San Pablo, kung tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sabi niya, repentance requires that we feel remorse and true sorrow for our sins. So ang tunay na pagsisisi, pinakita mo talaga na ina-acknowledge mo yung pagkakamali mo. Pero ating malangpatid, hindi niya ina-acknowledge. Pero well and good. Patuloy ka lang sa yung pinaniwalaan na katotohanan dahil bibigyan natin ng tunay na sagot o paglilinaw. Dito sa atin is bibigyan lang natin ng paglilinaw yung mga accusation sa ating mga mahal na kapatid. Dahil sabi ni San Pablo, kapag may magtatanong patungkol sa iyong pag-asa, sasagutin mo sila sa tunay na pag-ibig, with humble heart, with great love. So, hindi pa niya alam ano ang significance sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng isang tagapanampalataya, ang cross ni Kristo. Dahil sa cross ni Kristo, tayo po ay nailigtas niya ng buong mundo. Kahit nga si Kristo ay ginamit niya na instrument, ang cross, to save the humanity. Ayun naman, kaso, hindi na nakarating sa idea ng nung naturang born again. Hindi niya alam ang mga bagay na yan dahil yung kanyang tagapagturo ay bulag sa katotohanan, kaya siya rin ay matasabi nating bunga sa bulag rin sa katotohanan. Katunayan, narito yung ating ebidensya, ano ba ang cross pagdating sa Kristiyanismo? Okay, ayon to sa Wikipedia. Cross. A cross is a geometrical figure consisting of two intersecting lines or bars, usually perpendicular to each other. The lines usually run vertically and horizontally. The cross has been widely recognized as a symbol of Christianity from an early period. The word cross, symbol of Christianity from an early period. Tingnan mo, kapag symbol ng Judaism, nakalagay talaga sa kanila is yung Star of David, yung upside down na triangle. Sa Islam naman, crescent moon with a star. Sa Christian, cross. Napakahalaga ng cross sa Kristiyanismo. Kaya ang Katoliko nagsa-sign of the cross because it is the symbol of Christianity's redemption. Ito, balikan natin. The cross has been widely recognized as a symbol of Christianity from an early period. The Red Cross is recorded in 11th century Old English as cross, exclusively for the instrument of Christ's crucifixion, replacing the native old word English word rood. The shape of the cross, or crux taurus, stake or gibbet, as represented by the letter T, came to be used as a seal or symbol of early Christianity by the 2nd century. Hindi pa pinapanganak sa mundo si Charles Parham na siyang founder ng Born Again Movement. Andyan na, selyo na, simbolo na ng early Christianity ang cross. While early Christians used the T-shape to represent the cross in writing and gesture, the use of the Greek cross and Latin cross, crosses with intersecting beams, appears in Christian art towards the end of late antiquity. So talagang ginagamit talaga ang cross bilang simbolo ng mga Kristiyanismo.
Katunayan, meron pa sinasabi dito sa isang babasahin na nakita ko yung Christianity and Introduction. Ang sabi ganito, "We have already seen how the figure of Jesus Christ dominates the Christian faith. In particular, we noted how the death of Jesus on the cross is understood by Christians to be the foundation of the salvation of humanity. The cross is thus a symbol of salvation." Oh, yeah? The cross is thus a symbol of salvation. "It is also a symbol of the Christian hope, in that it affirms that death has been defeated through the resurrection of Jesus. The cross, an instrument of execution, thus became a sign of the hope and transformation which are fundamental to Christianity." Ano daw? Ang cross, an instrument of execution, thus became, naging, sign of the hope and transformation which are fundamental to Christianity. Yung Katoliko na sa sign of the cross, hindi dahil sa ito ay gang sign, kundi ito ay a symbol of hope, a symbol of Christianity, a symbol of redemption and salvation. Yan ang sa sign of the cross ng Katoliko. Hindi dahil sa gang sign. Kung sino man ang bulaang pastor na nagturo sa kanya na yan ay gang sign, sabi sa Biblia, ang bulag na umakay sa kanyang kapwa bulag, silang dalawa mahuhulog sa hukay. Yeah, itong babaeng pastora siguro to, hindi naturuan ng tama, kaya kawawa naman. Eh mga Katoliko, huwag kayong magsulpot. Bakit? Pag nagsulpot kayo, magiging ganyan din kayo magsalita. Masyadong makitid at kulang sa kaalaman. Ating ibalik kay Father Darwin, gano? So tayo din, nagsuot din tayo ng cross. Pagpatunay na tayo ay tagasunod ni Kristo. Isa sa mga sabi ni Kristo, kung gusto ka na maging disipulo ko, carry your cross. So gumagamit din siya ng very symbolic, pati yung cross ay ginagamit niya. So, nandito ako sa barili ngayon. Pinsan ko nandito at naliligo. So ngayon mga kapatid, so kahit si Kristo ay gumagamit din na palatandaan sa mga disipulo niya. If you want to follow me, carry your cross. So, ginagamit niya sa kanyang mga teaching ang cross ni Kristo. At kay si San Pablo, sabi ni San Pablo, wala na akong ipagmamalaki pa maliban sa cross ni Kristo. Galatia chapter 6 verse 14. At sa ministry of exorcism, mga kapatid, kung malalaman lang ninyo at makakita kayo ng actual na exorcism, and just imagine the sign of the cross in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dahil yung Holy Trinity ay binabanggit natin dyan. O ayan, ang sign of the cross ng Katoliko, in the pinapakita yung Holy Trinity in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tapos nag-blasphemy yung pastor na yon, pastora na yon. Nag-blasphemy siya sa hindi pastora yon, evangelist. Anak ng pastor, ganun. Blasphemy yung ginawa niya kasi ang sign of the cross ng Katoliko is in the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang sabi niya, gang sign. So para sa kanya, ang gang sign is the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Para sa akin, blasphemy yung ganun eh. Gagawin mong gang sign ang in the name of the Holy Spirit, in the name of the Father, and of the Son, para sa iyo, gang sign. Matinding blasphemy yan. Nako, wala pa naman kayong kumpisal. Wala pa naman kumpisal sa inyong simbahan.
Ha? Lako, kawawa ka niyan. Matinding blasphemy yon. Hindi kailanman magiging gangsay ng Holy Spirit. Hindi pwede maging gangsay niyan. Kaya kami nag-sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan. Andyan ang Holy Trinity. It symbolizes the Holy Trinity. Kaya kami nag-sign of the cross. Pero para doon sa Evangelist na yon, gang sign. So sa pananaw nila o sa itinuro sa kanila ng pastor, ang Holy Spirit is a gang sign. Yun ang kanila. Yun ang kanilang ano, yun ang kanilang interpretation doon. Hindi ko kasi maintindihan bakit sinabi niyang gang sign eh. Para sa akin hindi yun dahil masama yun. Okay, so ating balik kay Father Darwin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At alam ba ninyo na grabe ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng cross? Sa ating karanasan, sa ministry of healing and exorcism, merong isang iglesia ni Kristo na lumapit sa atin dahil meron siyang karamdaman. At ina-accommodate naman natin, ini-welcome naman natin. Kahit ano pa yung klase ng pananampalataya mo, welcome na welcome po kayo sa office natin dahil ang ating nature sa simbahan is Catholic. Ano ba ang kahulugan ng Catholic? Not exclusive, but inclusive para sa lahat. Universal, for all. Kaya nga, kahit may ibang mga sekta lumapit dito, ini-entertain pa din natin. At alam nyo, sabi niya, Father, ang pangalan niya ay Gregorio. Father, by birth po ako na iglesia ni Kristo. Handog po ako. Meaning sa handog, by birth siya naging iglesia ni Kristo. At ano po ba yung maipaglingkod ko sa inyo? Father, may karamdaman ako na yung mga doktor ay nalilito na kung anong klaseng karamdaman ko. So, hindi ko mabigay sa kanya yung sacrament. Dahil yung sacrament are for Catholics. For those members of the Catholic. Unless kung yayakapin niya ang tunay na pananampalataya. So, ang nagbigay ko lang sa kanya ay yung prayer ng simbahan, yung deliverance. At yung cross ginamit ko, pinatitig ko sa kanya yung cross. Hindi siya makatitig. Yung kanyang dila ay lumalaki. At yung mga laway niya, walang putol mga kapatid, na bumaba galing sa kanyang bibig hanggang sa sahig. Grabe. Hindi na putol at sumigaw siya. Nawala siya sa kanyang sarili. Hindi siya makatitig sa cross. At nung inilagay ko sa kanyang tiyan yung cross, sumigaw siya. Ang init. Hindi siya makalakad. So, Jesus, ang natin sa init sakit. Naman sa kita, cross. Init. 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 Hindi kayo. Ha? Hindi kayo sa sakit. In the name of Jesus, I pray all curses and against you, spells and darkness. And I command all of you to heal. I command all of you to depart from the cross. And go immediately in every to the foot of the cross of Jesus and never return again. Lagi lang siyang naka-wheelchair. Nandiyan siya sa wheelchair. Hindi siya makalakad. At matapos ng deliverance mga kapatid, dahil nag-react siya sa cross, nilagay ko ang cross sa kanya. At sinabihan ko kanyang asawa, Sister, bumalik kayo sa sunod na araw. Kailangan siya ng series of deliverance. At binigyan natin ng catechism ang kanyang asawa, pati siya. Nag-decide sila sa paglipat, lalo-lalo na yung asawa niya ay Katoliko. Si Gregorio ay handog ng iglesia ni Kristo. At dahil doon, sa binibigay natin ng catechism, lumipat, nag-decide siya. By his full consent, nag-decide siya na lumipat sa simbahan. Sa pagbalik niya, sabi niya, Father,
hindi ako makapaniwala dahil ang official na turo namin sa cross ay sa demonyo yan. Pero ngayon, Father, nakalakad na ako. Ngayon, Father, ay unting-unti na gumagaan yung katawan ko. At hindi ako makapaniwala, Father. Ang sabi ko, bakit? Ano nangyari? Pag-uwi namin sa bahay, alam mo, Father, yung tiyan ko, yung cross ay namarka sa tiyan ko. Dahil napaso siya sa cross, sabi niya. Hindi naman siya Katoliko. Pero yung testimonya niya ay makaantig damdamin. Makatas sa ating damdamin. Nasabi niya, Father, dahil dito, gumagaling ko. Dahil sa cross ay natulungan ako. Kaya nga, niyakap na ngayon ang tunay na iglesia. Dahil sa prayer of the church, at din napaso din siya sa cross. At naiwan pa ang markan ng cross sa kanyang tiyan. At yun po ang nakatulong na na-enlighten siya, na-guided siya with the help of catechism sa mga mahal natin na mga kapatid na mga Catholic faith defender. So lumalalim ang kanyang kaalaman at niyakap niya ang katotohanan. Kung sa gang sign po ito, bakit maraming na-converted? Yung gang sign ay hindi yun Christian sign. Pero yung cross is a sacred sign sa first Christian, first century, early Christianity, they use the sign of the cross. No. Mababasa niya natin sa Church Fathers by O'Brien na ang sign of the cross is an early Christian practice. One of the early Christian practices. So, sinagot lang natin at mahal na kapatid with a humble heart. At patuloy kayo na makikinig. Hindi namin kayo pinigilan na makinig kayo sa ibang sekta. Makinig kayo. At makinig din kayo sa mga turo ng Simbahang Katoliko. At kayo ang mag-decide, hindi kami. Then you are free to contradict us. Kung yan ang katotohanan na sa iyong palagay, patuloy ka lang. At itong katotohanan na iniwan ni Kristo sa simbahan ay isiwalat din namin sa inyo na buong pakumbaba, buong pag-ibig para sa inyong lahat. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. So nakita ninyo yung actual na pangyayari sa ating mahal na kapatid. At yun po ay patunay na hindi gawa-gawa yung yung actual na deliverance at exorcism sa ating mahal na kapatid. At sana nadagdagan yung pananampalataya nyo sa cross ni Kristo. Hindi siya kamakatitig sa cross ni Kristo. Dahil yung cross ay kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinto 1:18, para sa mga nawala, tamangmangan ang cross ni Kristo. Pero para nating iniligtas, ang cross ni Kristo ay kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinto chapter 1 verse 18. So, yan lang sa muna yung sagot natin sa ating mahal na kapatid, mahal na kaibigan na isang born against. God bless po.